Ay, maganda nga pala, mga kamping, mga kabunyog, mga boss. Shout out muna tayo. Anak, Aboy, shout out. SKL, Pitch Rumingan, Ryan Yumura, anak, Jargon, Popoy, shout out. Sherbin Sapeda, my friend. Amy Bingson, shout out. Christy Ann Zen, Apolinar Family, of Bawan, Bayan Luma, Imus Cavite. Esther Zeni and Alice of Imus Cavite. July 7, Alcantara, shout out sa iyo, no. Chairman Iyo Mateo, shout out. Ah, Joseph Casco, Engineer Joseph Casco, Chato Casco, kasawa ho 'yan. At maganda ho ang ano niyan, ha. Steve Agabaw, shout out. Tom Bakay, Jun Gabriel, shout out sa iyo, ha. MC Mateo Vlog, shout out. Joe Flores, Menopause Snack, shout out. Nagka-interest lang ako rito sa vlog ni Attorney Enzo. Ang pamagato nito yan eh. Eh sabi ni Attorney, i-share. Eh di share natin, di ba? Sabi, ang pamagato yan eh. Roque. Hindi ako yun, si Harry Roque. Roque, sagad ang kasamaan, pati kaguluhan sa AFP, dinadawit ang dilawan. Ito, napakinggan natin, ha? Babanatan niya na naman yung sinasabi niyang pink lawan daw. Sila mag-fake news sa mag-fake news ang kudita, gaya ng fake news sila kay Sandra Marcos. Fake news lang po yan. Tuloy-tuloy po ang pamumuno ni PBBM at ni Inday Sara Duterte. Sana po naging malinaw ang ating eksplanasyon. Marvin Rosalado, magandang gabi po, Mr. Senator. Maraming salamat po sa kaalaman ng inyong ibinahagi sa amin. Yan po ang ating dahilan kung bakit tayo nag-Facebook Live. Mikael Tito Vic, di na uso yung kudita, sir. Besides sa kasaysayan ng Pilipinas, eh wala naman nagtatagpay ng kudita. Tama po yun. Sayang lang ang karir mo bilang sundalo pagsasama ka sa ganyan. Pati si Nacentino, Bacaro at Faustina, eh mga magkaklase yan sa PMA. Kung may tampuhan sila, eh sa kanila na lang yan. Tama naman po yan. Tingin ko nga magkakaklase sila. Si Cosentrix, bakit nagluluto? Well, alam nyo naman, talaga hindi makaantay hanggang sa susunod na eleksyon kasi sila ay nananaginip ng kudita. O, narinig nyo? Ang nag... Alam nyo to si Harry Roque, no, mga boss? Bilib na bilib ako dito nung araw nung siya ay human rights defender pa. Oo. At napakalupit ito. Antay Marcos ho ito eh. Antay Duterte rin. Oo. Ano kaya nangyari sa tao na to, no? Nananaginip daw ng kudita. Sino nananaginip ng kudita? Dilawan na naman ang sinasabi niya. Parang wala na nga rin to sa hulog, eh, no? Eh, kung magkakaroon man ng kudita, eh, si Sara mapapaboran, di ba? Anong dilawan ni naan nito, no? Sakit sa ulo. Pakinggan natin ulit. Nananaginip daw ng kudita ay ang mga dilawan, pinklawan, ang oposisyon. Kasi hindi na raw makahintay ng susunod na eleksyon. Unang-una, kanino bang kagagawan niyang mga usap-usapan na yan ng destabilisasyon? Hindi naman kagagawan niya ng oposisyon. Sarili niyong kagagawan niyan, Roque. Nagsiself-destruct ang administrasyong pinaglilingkuran mo. Yan ang malinaw. Ano ba naman kagagawan ng oposisyon dyan? Dinidiscuss ko yan kung anong nangyayari. Pero hindi tayo, wala tayong pakialam dyan. Kung mag-away-away man kayo, magpatayan man kayo, walang pakialam dyan, no? Ang oposisyon. Ha? Unang-una, kagagawan yan ng mga kapalpakan ninyo, ng mismanagement ninyo. Kaya nga nagkakagulo eh, kasi may mismanagement, hindi malinaw ang gulo-gulo ng mga patakaran nyo, ng direksyon nyo. Kagagawan ba yan ng oposisyon? Kagagawan ba yan ng sinasabi mong pinklawan, dilawan, Roque? Sus. Matt May Joharantilia, ganun po pala yung dagdag kaalaman din. Thank you po, Atty. Han. Siyempre po, kaya naman tayo narito. Annalie Marasigan, ha ha ha, nakakatawa po kayo. Ang sarap nyo panuurin at pakinggan. Ulitin natin, dream on mga dilawan at pinklawan. Walang ko at walang mangyayari ko. Narinig nyo? Napaka ano? Hindi kaya, Atty. Style nito eh.
Parang inaano lang yan na walang mangyayaring ko eh. Parang kabaligtaran na sinasabi nito. Yung pala meron, no? Oh, eh sino mga mapapaboran? Dilawang piklaw siya sabi nito si Rojo, hari-hari na to. Siyempre si Duterte mapapaboran. Kung mapapatalsik si Bongbong, nung pa sinasabi ni Kapersi yan, eh, mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo. Tuloy natin. Ano-ano? Napakabastos na nito ni Harry Roque. Wala na to sa patinong pag-iisip. Ha? Wala na to sa katinuan niya. Mula nang makatikim ng kapangyarihan, ha? Yumaman sigurado ito nung panahon ni Duterte. Mula nang makatikim ng kapangyarihan at kayamanan, sumubra ang kayamanan dahil sa paglilingkod niya sa personal kasamaan. O ngayon, matindi na, garapala na, naano niyo yon? Hmm? Anong pag, ano, kahit... Ano kaya sinasabi ng mga parientes nito si Harry Roque na to, no? Hindi ko maubos maisip. Dating ano to talaga eh, antibay na ito. Human rights defender to, talagang ang tibay nito, bilib na bilib ako rito noon. At kagalang-galang ang itsura niya ng mga panahon na yun. Karispe-respeto itong tao na to. Yan ang sabi ko sa inyo, diba? Pag mahina ang pananalig mo sa Panginoon, pera lang ang katapat mo. Ay, siya dapat naiisip niya, ano naman ang role, ano naman ang papel ng dilawan dyan, pinklawan o oposisyon dyan sa mga destabilisasyon na yan? Oh. Ang oposisyon, nag-oobserba lang dyan, nag-analyze, nag-aantabay, ano bang mangyayari? Hindi rin naman ginagatungan yan ng oposisyon, wala naman tayong pakialam dyan. Kung magkagulo yan, umabot yan sa kudeta, magbaril. Ba't naman magkagatong ang sinasabi nitong pinklawan dilawan nito? May mapapabor ba sa dilawan kung sakaling magkakaroon ng kudeta, di ba mga boss? Wala na to, tama sabi ni Harry, ni Atty. Enzo, wala na sa katinuan. Sila, kagagawa nila yan. Kasi malinaw naman sa atin, kahit naman sino pa dyan ang manalong grupo, bakit, sino, kakampi ba tayo kung kay Bakaro at sa Kasintino? Wala naman tayong dapat kampihan dyan. Kakampihan ba natin si Faustino sa ginawa niya? Well, dahil ano tayo, ayaw natin kay Galvez. O kay Galvez ba tayo kakampi? Wala. Wala naman tayong pakialam dyan, di ba? Mga kabusyog, mga kababayan. O, kung nagkakagulo sila, kung nagkakagulo kayo, Roque, yung mga kasamahan mo, kagagawan nyo yan. Magulo talaga kayo. Mismanagement. O, yan ang malinaw dyan. Tapos idadivert mo, mga dilawan-dilawan mo, issue mo dyan. Huwag mo nga kami, Roque. Ah, nagpakatuta ka na, huwag mo na kaming idamay dyan. Wala nang respeto sa iyo ang tao. Kaya hindi ka naman nanalo kahit sa anong eleksyon. Sayang lang ang karir mo. Ay nako. Hindi tayo nakakasiguro diyan, attorney. Oh, na hindi mananalo 'yan. Eh alam mo naman ng mga nananalo sa eleksyon. Yung mga hindi karapat dapat 'yun ang nananalo. Oh. May mga kaso pa nga yung mga nananalo. Convicted pa. Oh. Yung iba nakapiyansa lang, oh, nanalo senador. Oh. Wala tayo siguro. Attorney Enzo, kung mananalo nga hindi, kanila lahat eh. Oh. Nito lang huli na to, mabigat kasi ang inilusot. Pangulo, saka pangalawang pangulo. Oh. Kaya hindi na siguro na asikaso yan, si Roque na yan. Eh ngayon, sila pangulo, sila pangalawang pangulo, sa kanila lahat ngayon. Oh. Kaya maganda nga nun yan, ang baka kami. O kaya yan, baka may pwestong ibibigay dyan. Eh, marami pang bakanteng pwesto eh, di ba? Dito sa kabinete ni His Excellency, baka kaya ganyan ang galaw niyan. Oo. Dati matino talaga yan, mga boss. Eh, binigyan ng pwesto ni Digong sa Malacanang. Oo. Nawala na sa sarili. No, mga boss? Wala talaga itong Pilipinas at kawawa. Kaya para sa akin, Atty. Enzo. Kasi parang nagtataka pa si ano eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Si Atty. Enzo, di ba? Wala ka nang dapat ipagtaka, Atty. Enzo. Eh yung... Eh ang boss niyan eh, si Kibalug eh. Di ba? Oh. Ano pa? SMMI yan eh. Oh. Alam mo naman sa SMMI, yan ang mga kailangan-kailangan ni Kibalug. Oh.
Di ba? Yun ang mga kailangan-kailangan yung tao. Magkalat ng fake news. Mga taga-kalat ng fake news. Oh. Miss me. Wala na. Kaya yun nga sasabi ko. Milagro. Nalang aasahan natin mga boss. Bago lang ito. One day ago lang to. Itong vlog ni Atty. Enzo. Oo. Wala. Ay nako, mag-collab na ho tayo. Maganda ho yung mga comments nyo. Oh, salamat ho sa tumadagdag na subscriber, no? Jeff Ramos na, shout out. Sabi niya, magandang gabi po tayo at magandang buhay po sa lahat. Sabi niya. Brother Elias Isyo, shout out. Reynaldo Gonzalez, shout out. Sir Rox, asan na si Jaime Catalan? Jaime Catalan, asan ka na? Hinahanap ka dito. Oo. Oh. Ah. Sana you're okay, ah. Sana wala kang karamdaman o ano pa. Tagal na wala, eh, di ba? Reynaldo Gonzalez. Calling Jaime Catalan. Oh. Bong Tupa, shout out, sabi niya. Walang pagkakaiba, parehong sinungaling, budol-budol, sabi niya. Ito yung mga comments yung kahapon sa vlog ko, eh. Reynaldo Gonzalez ulit. Si Digong, in just 6 months, tapos droga kuno. Si BBM, 6 state visit in just 3 months. Against Digong, kill, kill, kill. BBM, cheer, cheer, cheer. Party, party. Party. Gagaling. Divine Wilson, my friend, shout out. Ha? Sabi niya. Takot si Digong magkudita. Ha? Takot si Digong magkudita at mapapatalsik siya. Kaya hindi magalaw mga generals. Oo, pwede. Rolando Cruz, shout out, sabi niya. Palabas lang ni Duterte yun sa Parmali, di ba? Wala namang pagkakaiba ang tulak. Yun, pareho lang. Pagkakakwartahan, puro daldal lang yung matandang yun, sabi niya. Ferdinand San Juan, shout out, ha, sabi niya. Good evening po, Karox. Naalala ko na naman ang sinabi ni Kapersi tungkol sa illegal na droga. Dapat yung mga nahuling illegal na droga, lagyan ng lasso. O, totoo yan. Pag yan ang ginawa nila, wala nang mag-droga. Ha? O. Yung na sinasabi ni Kapersi. Pero dadagdagan ko. O, lagyan ng lasso. Pero magkaano sa media muna. Social media, mainstream media. Mag-ingat kayo. May drogang nakapasok na pwede nyong ikamatay. Gayahin nila yung nasa pakete ng sigarilyo, smoking kills, o, oh, diba? E kaso hindi naman agad nakakamatay yung mga, ano, smoking cause cancer, smoking ganyan to. Marami pa rin naninigarilyo, matigas sa ulo, eh, diba? Kagaya ko. Pero yung droga, pag merong nangisay na, o, oh, may sa mga tatlong araw, sa linggo, pinabalita ng ganyan. O, oh, wala kami pananagutan, o. Oh. Pag merong nangisay dyan, nangyari, o Luzon, Visayas, Mindanao. Tagtatatlo lang na nangisay dyan. Baka wala nang gustong mag-droge. Eh. Tama yung sinabi ni Kapersi, di ba? Hmm. Tapos, lagyan ng lason, ilabas uli para malaman kung sino bibili at gagamit eh. Patay o mamamatay sa droga. Kapag ganyan nangyari sa illegal na droga, madadala ng bibili at gagamit, matatakot na baka sila mamatay. God bless po sa ating lahat. Ingat po. Palagi kadrok, sabi niya. Ingat ka rin. Oh, yun nga. Oh. Sumagot si 3JC ho po. Ay, wag eh. Di walang kita sila-sila. Ha, niya. Ni-recycle po si, nila yan sa uto siyempre ng boss na nasa Davao. Seni Serrano, shout out. Magandang gabi po, Karoke. Salamat po sa mga info. God bless po. God bless, Seni Serrano. Rolando Cruz ulit. Oh. Wala lang pagkakaiba yan kay Duterte. Puro lang palabas. Iniiba lang nila ang issue kasi mahal ang bilihin at palpak na administrasyon. Kaya dyan nila dinadivert ang issue. Puro ungguyan lang. Unguyan lang, mga tanga lang maniniwala dyan, sabi ni Rolando Cruz. Lorena Capistrano, shout out, ha, sabi niya. Gandang gabi po, Sir Rox. Hindi na po masusugpo ang droga na yan. Business na ng matataas sa tao yan. Mawawala lang kung wala nang gagamit. Oo, yun nga. Pero yun nga,
Siguro kung lalagyan ng laso niya, isasabihin sa media na mag-ingat kayo. May baka wala, pinakamarami na ho, 15, 20 ang namatay. Wala na hong titikim niyan sa takot. Baka maski ibigay mong libre, ayaw pa nila eh. Oh. Sumagot ulit si 3JC po. Tama ka, hindi nga yan masusupo, pero may posibilidad na makontrol or mag-minimize. Mabuti na ma-minimize kesa talagang talamak at lantaran. Oo. Fernando Ribong, shout out, sabi niya. Karok, sa tingin ko, wala namang pinagkaiba yung dalawang ogag. Pareho lang silang mandarambong at konsentidor sa kapwa nila magnanakaw. Galing itong Fernando Ribong na to. Lichang, shout out, Lichang. Nasa US po, Senator Trillanes, kumukuha ng master degree and taking up law at the Harvard University yata. Oh, kaya pala. Pero maski man lang sana eh, nagpaparamdam, di ba, Lichang? Elizabeth Iscari ulit. Oh. Ay, shout out, Elizabeth Iscari, sabi niya. Good evening, Sir Rox. Kung ako ho tatanungin nyo, mas lamang naman ho talaga si BBM ng limang paligo sa digong na yan. Kasi ho, si digong, style niya, madugong drug war, kill, kill, kill. Di ba, Sir Rox? Si BBM naman, medyo mahina hong gusto niya. Ayaw niya ng patayan kasi nga, alam niya, nakikita ito ng buong mundo at mas lalong babaho ang image natin sa ICC. Tama talaga si Percy Lapid. Sa mas sinasabi niya na mas gugustuhin niya si BBM kaysa kay Digong. Oh, saan ayon ako kay Percy doon? Elizabeth Iscari ulit to. Masyadong kahayupan yung ginagawa niya sa war on drugs ni Digong. Yung mga maliliit lang ang kinaya nilang patayin na walang kalaban-laban at iilan lang yung talagang drug lord. Kaya yung hanggang ngayon nire-recycle lang yung droga na yan. Kaya baliwala yung pagpapatay niya sa mga maralitang sospek. Ha? Kaya ako mas gugustuhin ko na din si BBM kasi di niya ipinagpatuloy yung ginawa ni Digong na kill, kill, kill. Di ba, Sir Rox? Kahit di ko din siya gustong presidente. Okay, wala na tayong magagawa eh. Sabi nga ni Kaper, si pagtyagaan na yan eh. Dahil yan na yan eh. Oh. Sherbin Sapeda. Oh. Sherbin Sapeda, my friend. You're back, ah. Shout out, Rocky Warriors. I'm back. Never miss po, pero matagal naging absent po. Shout out po sa ating lahat. Back to reality. Nakakamiss ang malulupit na comment ng mga kapatid sa Rocky Warriors. Oh, totoo yan eh. Nandito na si Prince Herbie, no? Sumagot si si Emily Capistrano. Ano ba yan, Sir Rox? Another Moro Moro? Hay, nako, sabi niya. Talaga lang. Yun na nga eh. PM, welcome to the club. PM 5970. Sabi niya. Sa tingin ko, competitor nilang pinapapatay. Pinapapatay nila. Totoo yan. Yun din ang tingin ko dyan. Si Prince Sherbin ulit. Shout out to my beautiful friend, Amy Bingson. Ah. Sumagot si Prince Amy. Oh, you're back, my dearest sister, Sherbin Sapeda. Oh. Elizabeth Iscari ulit. Ang wish ko lang, Sir Rox, na hindi nagkamali ng sistema yung ating BBM na pinag-re-resign niya ang mga matataas na opisyalis. Di sana ito humantong na ikudita siya nito at mapatalsik siya at si Sara ang papalit. Naku po, sabi niya, magiging Duterte administration na naman tayo. Another nightmare yan sa bansang ito. Hay, sabi niya, totoo yan. At hindi ba sa nightmare, ha? Horror. Si Prince Sherbin ulit ito. Sir Rox, kasabihan daw po na yung mga naniniwala sa Marites at sa mga sabi-sabi, wala daw pong bait na sarili. Tawa lang, tawa ka na naman. Yun po yung Sir Rox. Bato-bato sa langit, tamaan po, wag pong masungit. Ah, dito na naman si Prince Sherbin. Joselito Juancho Tumala, welcome to the club.
Sabi niya, yung Mayor Paruhinog sa Usamis at Abluera Mayor Espinosa ay parehong napatay. Totoo yun. Tsaka yung mayor pa sa Tanawan, Batangas ba yun? Oo. Yung pinatay sa flag ceremony. Oo. Ha? Questionable yung pagkamatay ni Abuera Mayor kasi nakakulong na yun. Si Paruhinog naman ay talagang malakas lang ang loob na lumaban sa mga pulis. Oo. Lumaban ba talaga? Diyosdado Kunanan, shout out. Sabi niya. Kaya walang masabi si Atty. Libayan kay Bantag. Kampi kasi siya kay Magalong na kampi rin kay Bantag. Oh, totoo ba yun, Atty. Libayan? Danny Santos, shout out, sabi niya. Si Digong, kung magnakaw, hayagan at ayaw tumigil sa pagnanakaw noong kasagsagan ng COVID-19. Nang warta sa face shield, face mask, at sa Sinovac. Trilyon ang kinita ni Uda Narat. Anong Uda Narat? Pati mga kasabwat, nagsiyaman rin. Isang halimbawa, si Duque at Michael Yang. Ito namang si Bongbong Marcos, ang pinagbubuting Maharlika Investment Fund. Panay Udat Narat. At hindi na magkakaroon ng presidenteng matino ang bansa. Lana, eh, si Kabipi Leni nga saan eh. Si Pren Aimee oh. Sabi ni Pren Aimee Bingson oh. Hindi ko alam kung masusugpo pa ang droga sa Pinas. Eh para hong mapia na ng droga ang bansa natin. Totoo yan, Pren Aimee. Shout out, Balong Boyongkong nak. Kalat ni Baya, shout out my friend. Shout out Akira Milos. Binibining Akira Milos, may you have a good day, sabi ni Pren Latni. Sancho Panza de la Brotza. Shout out sa iyo. Ensi Carion, shout out, sabi niya. Badoy ka Eric at SMMI. Badoy ka Eric at SMMI. Puro buwisit sa bansa yan. Totoo yan. Ewan ko nga ba, bakit nag... Ewan wala, huwag na tayo magtanong. Kung ba't nakaka-airy yan, eh, spiritual advisor ni Digong yan, eh, anong gagawin natin dyan? Na? Eh, tingnan mo naman ang mga nagiging guest niyan. I mean, pati si Rimulya, naging guest ni, ano, SMMI, o, oh, diba? Uyan, bibigat na mga nagiging guest ni Kibulog, o. Oh. Ah, Secretary of Justice, ah, Senador, o, buto bumbong. Ay, ano? Ano yan? Kaya, ang alam ni Kibulog, tama yung mga binabalita nila at ginagawa nila. Di ba? Eh, matupunta sa kanila eh. Hindi basta-basta mandarambong eh. Oh, ay, mandarambong. Hindi basta-basta mga tao eh. Mga honorable. Di ba? Ay, wala na. Dasal na lang talaga. Librado Ludovico. Blessed morning po, Karox. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat sa Panginoon Diyos. Amen. Yung isang matandang magnanakaw, yung isa namang magnanakaw pa. Ron Jelly, shout out. Jural Jelly, shout out. Sabi niya. Dolor Garcia, my friend, shout out. Adoracion de Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo. Sabi ni Shirley Gisero, ang alam ko po, wala sa Pilipinas si Senator Trillanes. Oo. Oh. Danny Santos, sabi ni Danny Santos, oh. Ang spiritual advisor ni Digong at Gloria Bungal ay si Kibulog, na isang demonyo at ang naniniwala sa demonyo ay tanging mga demonyo rin. Si Kibulog ay sadyang mahusay na bulugan. Kaya, ah? At kaya naman maski 11 anyos, binubulog. Ay nako, Danny Santos ka.
Galit si Danny Santos. Kibulog. Eh, kibulog. Kibuloy. Huh? Rasoriano, shout out. Sabi niya, good evening, Karox. Fake war on drugs po yung ginawa ni Digong nyo. Ikamo mga karibal ng tropa nila, pinagpapatay niya. Kagaya ni Paruhinog na kumpari niya at Espinosa. Yung kababayan kong si Melvin Odicta sa Iloilo, drug lords na liquidate din kasi daw hindi nagbibigay partida, sabi niya. Pati Iloilo Mayor Jed Mabilog natakot at lumuwas sa Canada. Ay naku po, Karox, walang mabuting nagagawa ang style bulok ni Tandang Durian. Kausapin natin si Mutabato at Las Cañas. Ay, wala eh. Walang kwenta yung mga ano. Eh, wala eh. Yung mga senador eh. Nawala eh. Ito, investiga sana yung Parmalee, di ba? Ayaw na magsipirma yung mga senador. Pero nung umpisa pa lang yun, yung IME, yung IME Marcos, talaga namang bumabandera sa pag-iimbestiga. Napanood ka yan eh. Ibig nyo sabihin, sabi ni IME, ha? Wala kayong puhunan? Kasi nga, 625,000 lang ang puhunan. Mantakin mo, unako ang deal niya sa Parmalee. 11 or 12 billion, ha? Pag-uusapan, ha? Teregis. Tami, 5504, shout out. Welcome to the club, Tami. Isa lang masasabi ko, ayaw ko silang tawaging presidente, si Duterte at Marcos. Patay. Edmond Anon, welcome to the club, sabi niya. Sa totoo lang, Karox, may lihim na plano na nangyayari ngayon. Hindi lang natin alam kung sa mabuti o sa masama. Simple lang naman, bawat pangyayari may dahilan. Tama, galing din ito si Edmond Anon. Totoo yan. Sumagot si 3JC ko. Tawa ng tawa to eh. Ah, sa palagay mo ba mayroong mabuting plano ang gobyernong ito? Mabuti para sa kanilang nasa pwesto. Pero para sa kapakanan ng taong bayan, wishful thinking lang yan, sabi niya. Sumagot din si Edmond Anon. Brad, di lahat dyan nasa gobyerno masama. Meron pa rin maayos dyan. Hindi siya Brad, ha? Siya ay magandang babae, Edmond Anon, ha? Siyang si 3JC Hope, ha? Kaya lang, walang pinapadalang picture, ha? Sabi niya, kaya nga, nahahati sila, PNP, AFP, Defense. Sa PNP, may mga masasama na nagpapasama sa mabubuting pulis, maging sa sundalo man, sabi niya. Gayun din, sa lahat ng nakaupo, ang problema lang yung mga mabubuti, nagbubulag-bulagan na lang. Kaya wala talagang magiging mabuting solusyon. Sino ang apektado dyan? Tayo. Siyempre, ang gusto natin lahat, magtagumpay ang gobyerno kahit sino pa ang nakaupo. Tama ka naman dyan, Edmond Anon. Ha? Romel Boncajes, shout out sa iyo ha. Sabi niya, para sa akin, parehong ayoko dyan sa dalawa na yan. Si Panot ang best hostage ni Mendoza sa bus na puno ng mga Chinese. Pumalag ba ang China government? Hindi, dahil takot sila kay Panot. Anong Panot? Si Pinoy? Bakit Panot ang tawag mo doon? Nigel, Australia, shout out, sabi niya. Nakaplano na ang SMMI na yan. Una pa, pangontra sa katotohanan at magamit nila sa pagkakalat ng fake news. Ang dating ng mga yan na sobrang talino, huwag na tayong magtaka pa. Tama. Ramon Oclares, shout out, sabi niya. Isang ligtas na umaga, Karox, at sa lahat. Alauna ng 1 a.m. na sa lugar ko. Oo. Napuyat ka na. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa dahil magkaiba rin ang intensyon o purpose nila.
Si Digong pinangal ah? Pinalanga ah? Hirap naman basahin ito. Pinangalanan para malaman nilang identified sila. Yung pumunta sa Malacañang para makipagkasundo. Kasundo? Kung magkano. Yung ayaw pumayag sa deal, tigok sila maski nakakulong na. Si Da Junior naman, no name names, kundi mass resignation para masala nila kung si sila ang pula, kung sino ang pula at berde. Yung pink o dilaw, sigurado sila neutral at pwedeng kumampi sa pula. Ganun. Food for thought, sabi ni Ramon Oclares. Kung may color coding sa sasakyan, sa mga sasakyan, meron ding color coding sa politika. Kung di ka nila kakulay, ika'y banta sa pwesto nila. Kaya maraming naging hunyango para makapagpalit kulay sa politikong didikitan nila. Tama ka naman, galing talaga to si Ramon Oclares. Sumagot si 3JC Hope na naman. Yung mga hunyango, mas delikado pa yan dahil sila walang sinasanto. Basta't mahalaga sa kanila, masasamang intensyon. Basta mahalaga ang kanila, masamang intensyon. Alicia Alcantara, shout out. Welcome to the club. Si 3JC Hope na naman. Kaya pala ang lakas ng loob ni Libayan, may kapit pala. Kaya pala ang lakas ng loob ni Libayan, may kapit pala. Talaga malakas ang loob niya. Ha? Oh, yung iba nga takot matulpo eh. Si Libayan eh, gusto niya matulpo siya. Ah, hindi naman siya. Ayaw naman ng tulpo, hindi naman siya, no, 'di ba? Oh. Kaya ayaw, kinasuhan siya ni tulpo sa korte. Oh. 3JC Hope ulit to. Nung una kong napakinggan si Libayan, medyo okay sa akin, pero ang bilis ko nang ang bilis kong na-sense na may iba sa kanya. Kasi sa dami ng palpak ni Dutz, hindi niya aman lang nabanggit o na content ang mga pinagagawa ni Dutz. Kaya sabi ko, wala rin naman palang siyang pinagkaiba kay Tulpo na kanyang binabanatan met maya, Sir Rox. Huwag kang maniniwala dyan kay Libayan. Ay, 3JC Hope ka. Minsan naman, may napupulot naman ako eh. Maski pa paano ha, 3JC Hope ha. Pero hindi masyado, no? Sabi ni 3JC Hope ulit to. Sir Rox, pugad po ng mga walang iya ang istasyon na yan. Ang may-ari mismo ng istasyon ay kampo ng kadiliman. Sang-ayon ako sa iyo dyan, ha? Miss Maganda na walang picture. Ha? 3JC Hope na naman. Yung SMMI na yan, eh, tinulungan siyempre ni Diggs para magkaroon ng istasyon sa TV. Kasi gamit din ni Diggs yung istasyon na yan para siyempre sa kapakanan ni Diggs at ni Kampon ng Kadiliman. Ay, sorry. Pareho pala sila, Diggs at Kibuloy. Kampon ng Kadiliman. Ang daming comment nito si Ganda. Oh. Ah, ganda. Sabi ni 3JC Hope ulit. Oh. Sir Rox, nakakatawa ka talaga. Bakit? Bakit na naman ako nakakatawa, ha? Tawa ako ng tawa sa'yo. O bakit nga towards the end of ng vlog mo, Sir Rox, natatawa na ako sana eh. Kaso bigla mong sinisingit ang litrato ko. Tawang tao. Eh di ko nga alam paano magpakita ng picture sa'yo eh. Tawa ng tao. Imposible ah. Huwag ka nga. Magpe-friend request ka lang eh. O, tignan mo si yan to. May nag-friend request sa akin ganin eh. Sabi ni 3JC Hope ulit to. Sir Rox, hindi pala journalist si Kaper, si propeta pala siya. Akalain mong lahat ng mga hula niya nagkakatotoo na katakot, sabi niya. O, totoo yan, o. Alam mo kasi, 3JC Hope, yung mga sinasabi ni Kaper, si, eh, merong reliable source siya. Siguro sa loob. Oo. Ganun yun.
Minsan ni binabalita niya na eh, wala pa sa mainstream media eh. Parating siya nauuna, di ba? Oh, ganun yun. To, Loisel, welcome to the club, Loisel. Sabi niya, saan pinag-re-resign? Sa pwesto o sa militar? Hindi ko. Pares lang yun eh. Yung pwesto nila, mag-resign sila, nasa militar sila, di ba? Sabi, Rogelio Damaso. Welcome to the club, Rogelio Damaso. Sir, mga ibang listener mo, gusto atang matupad tayo, matulad tayo sa North Korea. Yamo sila, Rogelio. Hindi ko naman sila pinabasa eh. Fidel Marpil, shout out sa iyo ah. Sabi niya. Sir, wag na tayong lumayo. Si Duterte, drug lord na rin. Ikaw ba naman ang may barkada na panay mga China? Wala namang kaibigan yan sa Pilipino. Galit nga yan sa mga oligarko. Pero pag ang nga Chino, wow, galing. Totoo yan. Yan, Yannick Ordobes. Shout out sa'yo, sabi niya. Si BBM, unity lang ang pinangako. Si Digong, 3 to 6 months walang droga at korupsyon sa bansa. Ag hindi nagawa, pag di nagawa, resign daw siya. Hanggang umabot na 6 years, nasa harapan sa pwesto. Nasa harapan sa pwesto. Totoo yun, eh. Nako. Sabi nga nung nasirang kaper si Lapid, eh, walang sinabing totoo yan. Lahat na sinasabi ni si Digong, baligtad ka, baligtaran. Kaya ikaw, BBM, eh, mag-ano ka, ah, magmasid-masid ka sa mga nakapaligid sa iyo, baka biglang yun ang mga sinasabi, pinapayuhan ni Kaper si CPBBM. Oo. Ay, mission accomplished mga boss, ha? Mission accomplished po, nakapag-collab na naman tayo mga boss, no? Natapos na naman isang araw. Oo. Ang galing po ni Atty. Enzo Recto, ha? Ang galing po niya. Oo. Klarong-klaro ang paliwanag. Yun din si Bad. O, tsaka yan sila. No? Sila Batang Manila to. It's ang gagalingo nila totoo. Tsaka yung mga ibang mga vlogger na kakamping. Magagalingo lahat sila. O, si Mab. Magaling din si Mab. O. Wala na ho yata talagang kapag-asa mga boss. Mantaki mo, yung SMMI na yan, ano? Diyos ko. Nakakakilabo to. Wala akong laman ng bunga lang, kundi CBP, MPA. Terorista. Yun yun. Wala ako. Wala namang kumukontra. No, diba? Yung mainstream media, wala sila sinasabi against yung klaseng ano na yun. Oh, wala. Ibang iba o. Ngayon. Oo. Yung mga dating binibilibang ko na mga nasa mainstream media. Tunying. Si Tunying. Ang galing ni Tunying. Wala. Wala ang galing ni Tunying. Oo. Yung dos por dos niya. Parati kong pinapanood yun. Wala na. Naging one by one na lang yata eh. Toothpick na lang ang natira. Magaling yung kapartner ni Tunying. Magaling yun. Ay nako Lord. Sa araw-araw naman na makikita mo sa mainstream media, mga patayan, nabangga, aksidente, shabu, ano, wala. Wala ho silang say sa administrasyon na nakaraan o itong kasalukuyan. Wala ho silang sinasabi. Buti pa ho si Christian Isguera. Oh, magaling si Christian Isguera. Salamat po sa mga sumusuporta rito sa Mister sa Totoo Lang. Oh, God bless po, God bless. Good night, ginabinaw, alas 6:30 na yata. Oh, God bless. Dasal, yun na lang ang panlaban natin sa kasalukuyang nangyayari sa bansang Pilipinas.